Marami ba kayo natutunan sa isang linggong BBS natin? Praise God, tandaan yon na hindi hadlang ang pagiging bata upang maglingkod sa Panginoon at maging mabuting halimbawa sa kapwa. Okay? Kaya huwag kayong matatakot o malulungkot dahil totoo ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan o pabayaan man. O, paano ulit mag-pray? Yuko, ikit ang mata at isipin si Lord. Lord, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Marami ka bang natutunan sa isang linggong BBS? Opo, sobrang dami. Sige nga, anong nakabisado mong memory verse? Unang Timoteo 4 verse 12. Bong mungyang, mamakin ka na sino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging alim. Simula ngayon, Pipi na itatawag natin dito. Ito naman si Iyakin Luwag. Tama na yan. Makinig kayo. Ang batas dito ay sundin kung ano man ang inuutos ni Boss. Kapag di ka sumunod, kasi pamilya nyo. Alam nyo naman, walang imposible gawin si Boss kahit papatay pa among ang kanino. Kaya huwag na huwag niyong tanggayin magsumbong o kalabanin kami. Dahil kahit mga pulis ay kakampi namin. Kaya mamili kayo. Susunod o... Oh. Sabot! Takas! Ganito para sa mga baguhan, ang inuutos ni Boss ay magbenta na ngayon ng sampagita at basahan. Yung iba naman ay mamaman ni Boss. O ito, magpalit kayo! Sabi kasi ni nanay, lagi kong tandaan na hindi ako iiwan ni Lord o pababayaan man. Basta lagi ka lang magtiwala sa kanya. Ako din ba? Hindi din ba ako iiwan at pababayaan ni Lord? Ibabalik niya ba ako kay na mama? Basta lagi ka lang mag-pray at magtiwala sa kanya. Hello, anong pangalan niyo? Huwag kayo mag-alala. Hindi ako tulad nila. Kinuha lang din akong puting van at tapos dinala dito sa malayong lugar na ito. Ako naman si Daniel. Martha. Ako naman si Tony. Mga mag-iisang taon na ata ako dito. Sana hindi sumuka ang pamilya ko sa pag-aarap sa akin. Gusto rin namin makabalik sa pamilya namin. May alam ka bang paraan kung paano? O din gusto ko na po na... Pero wala na tayong magagawa. Tingnan nyo naman sila kung gaano sila katakot. Kaya arat na! Arat? Tara na, magtrabaho na tayo para makakota kung hindi may parusa tayo kay Boss. Lord, gusto ko na pang umuwi pero ayoko pumapahamak sila nanay. Tulungan nyo po kami, hindi ko po alam ang gagawin. Basta Lang,
ito lang. Ano yan? Parang hindi nabawasan ah. O, ayan, kainin mo. Ito lang. Isa ka pa. Kulong na yan. Nag-iinit ang ulo ko. Ikaw na lang ang tumingo. Sino mga nakakota? Opo, boss. Boss, tatlo lang sila nakakota. Ganun nyo talaga, mga bata. Iglong na lahat ng mga hindi nakakota. Bukod sa tatlong ito. Dali, bago pa ako sumabog. Talaga bang kailangan dating kong gawin? Oo nga, baka pati tayo maparusahan. Magal-magal na kasama natin ng Diyos, di niya tayo pababayaan. Oy, gising na! Gising na! Boss, gising na sila. Ano to? Sabi ko, di ba, huwag papakainin? Hindi po ako, boss. Eh, sino? Ikaw, ayun na lang yung trabaho pinagawa sa'yo. Hindi mo pa magawa-gawa. Oh, siguraduhin yung makakakota na kayo para makakain na kayo mamaya. Uy, salamat na yun sa pagbigay ng pagkain sa amin. Buti na lang hindi ka nahuli. Wala yun. Kasama namin ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ay, talaga ba? Parang hindi naman totoo yan. Hayaan mo na yan, Daniel. Bitter lang yan. Paano ba kasi kayo nakakota ni Tony? Sinubukan na nga namin mangupit, pero hindi pa rin kami nakakota. Masama yun. Ang galing nga ni Daniel, maganda pala ang boses niya. Paano ba yun ulit, Basta? Hala, turuan mo naman kami. Sige, Arat, sundan niyo ako. Yes, marunong niyo mag-arat. Bago ko ituro sa inyo ang kanta, may papakilala muna ako sa inyo, si Jesus. Thank you.
natin siya. Huwag na nakakatakot, baka madamay tayo. Tama si Martha, tsaka sa Nain na yan, paniguradong nahuli na naman yan sa pagnanakaw. Bakit mo pa siya kailangang tulungan? Eh di ba pinabatok-batukan ka niya? Kakasabi ko lang sa inyo, di ba? Si Jesus ang Diyos sa pag-ibig ay kailangan natin magkaisa. Kailangan mapapakita natin sa Kanya ang pag-ibig na mumula sa Diyos. Kaya arat na! Kuya, tama na po! Kuya, tama na po! Napilitan lang po siya mag-snatch para may makain po kami. Salamat ka na sa yung mga bata. Ulitin mo pa yan, hindi ka na makakawin buhay sa amin. Ano naman yan, Buknoy? Magpahuli ka na naman. Hindi naman kita pinalangin ganyan ah. Paano kung mahuli tayo dahil sa kapalpakan mo? Kakainis ka. Okay ka lang, Kuya Buknoy? Mukha ba akong okay? Kanina niyo pa ako pinapakailaman, lumayo nga kayo. Bakit ka pa kasi sumusunod at nakikipagsabatan sa kanila? Siya ang nagpalakit, bumuhay sa akin. Tinuring ko na siyang pamilya simula nang iniwan ako ng tunay kong mga pamilya, 3 taon pa lang ako. Ayan po ba ang pamilya? Binugbog ka na nga, sinasaktan ka pa. Sa pagkakalam ko po, hindi ganyan ang tunay na pamilya. Ikaw, bagong salta ka pa lang dito. Epal ka na ha? Kuya Buknoy, makinig ka sa amin. Ba't ko kayo papakinggan? Eh mga bata lang kayo, mas matanda pa ako sa inyo. Salamat at tinulungan niyo ako kahit gano'n ako sama sa inyo. Tinulungan niyo ako makilala si Jesus. Sakto, di ba Sunday bukas, magsimba tayo? May alam akong simba sa kabilang barangay. Pero nakakatakot, baka mahuli tayo. Tutulungan ko kayo, sasama ako bukas. Sabihin ko kay boss doon tayo magbenta sa at mamalimos doon. Yeah! Tara, mag-pray na tayo bago matulog. God the Father in Heaven, thank you po sa buong araw na ito. Salamat po at sama-sama po kaming makakapag-church bukas. Please, gisingin niyo po kami ng maaga. In Jesus' name, amen.
Wow, mga bata, mukhang bago lang kayo dito ah. Opo. Sino kasama niyong mga matatanda at sino nag-invite sa inyo dito? Kami lang po, wala po kaming kasamang matanda. O sige, dadalhin ko na kayo sa Sunday school. Ano yung Sunday school? Para siyang church mga bata, puro mga bata makasama natin. Doon tayo tuturuan at maglalaro at marami pang iba. Mukhang masaya ha? Okay, ayan, malapit na yung mga sundo nyo. Ngayon, magpe-pray na tayo para sa pag-uwi nyo. Sumunod kayo sa prayer ko, ha? Opo! Panginoong Diyos Ama. Panginoong Diyos Ama. Thank you po. Thank you po. Mabuting bata. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bago lang pa kayo dito? Opo. Nagustuhan niyo ba yung mga damit na binigay namin sa inyo? Opo. Wala pa ba kayong sunod? Wala po. Wala po kaming kasamang pamilya. Tulungan niyo po kami. Kinuha po kami ng sindikato sa pamilya namin. Si Marta! Anong ibig mong sabihin doon? Di po, ma'am. Nagbibiro lang po si Marta. Hayaan niyo siyang magkwento. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan po kayo. Bakit mo ginawa yun? Paano kapag nauli si boss? Wala akong pupuntahan. Pati na din yung mga batang walang pamilya. Huwag mong pagalitan si Marta, Kuya Buknoy. Tama lang po ang ginawa niya. Palibasa kasi may naghahanap pang magulang sa inyo. Isusumbo ko kayo kay boss. Tignan natin kung may magulang pa kayong babalikan. Kuya Buknoy, mahawa ka sa amin at huwag mong kalimutan na hindi ka pababayaan ng boss. Pangako niya yun hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng tao na susunod sa kanya. Hindi niya plano naman natili ka dito. Oh, anong ingay yan? Anong kapalpakan na naman ang ginagawa mo, Buknoy? Anong tingin yan, ha? Kunin yung mga baril. Huwag may kapalpakan ang ginawa ng mga to. Okay ka lang, ha? Mama, Papa. Naku, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Okay lang po ako. Tuloy nang itinuro niyo po sa akin, nagtiwala lang po ako sa Diyos at hindi niya po ako pinabaya. Buti pa kayo, may naghihintay sa inyo. Ganda namang tingnan na this time, sama-sama tayo magse-celebrate at alaala na lang ang di magandang nangyari sa atin noon. Okay, bago muna natin buksan ang ating mga regalo,
Pasalamat muna natin ang tunay na may birthday ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa masayang pamilyang ito. Maraming salamat po sa inyong kaarawan at sa mga regalong nagmula sa inyo. Patuloy niyo po pagtibayin sa inyong pagmamahal ang pamilyang ito. Happy birthday po ulit in Jesus' name. Bukas na mga regalo! Merry Christmas! Sa tulong ng aming simbahan, ginugpok nila nanay at tatay ang mga batang walang pamilya na nakasama ko sa sindikato. Totoo nga na di tayo iiwan o papabayaan ng Diyos. Kaya anumang pagsubok ang ating kinakaharap, magtiwala lamang tayo sa Kanya at huwag matakot. Salamat sa Panginoon dahil tunay nyo nga tayong minamahal.